Hello, teammates! Sobrang haba na ng buhok natin! Hey! Ngayong umaga, gagawin ko yung buhok ni Gushon sa Mobile Legends. Baby. 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 Ano kaya? Oh! Baby! Diyan ka! Tiwala ka naman sa akin, di ba? Asawa ko. Moments later. Ayan! Kay guwapo naman ang bagong gupit to! Tingin ka ng oppa? Yes! Hi teammates! Hello teammates! Napaka-oppa naman ang mister ko! Thank you! Buti na lang nakonsensya rin ako kanina. Natigil ko yung pang-murder ko sa boot ng asawa ko. Buti hindi napansin nung ano, nung taga-gupit sa salon. Gutab-gutab yung buhok ng mister ko. Ang pangit ng pagkagupit ko. Pero kasi ang satisfying nung tunog nung matalim na gunti. Tapos yung texture pag nagugupit yung buhok. Napaka-satisfying. Pero ang heartbreaking naman makita yung itsura niya. Aww. Yung itsura niyang na-heartbroken kanina. Kasi nasisira yung buhok niya. Aww. Ayun guys, so na-realize ko no. Mga women, mga wives, nakaka-relate ba kayo? Sometimes, meron tayong instances, tayong mga wives, may gusto tayong gawin na minsan, kahit talabag na sa kalooban ng mga mister natin, napipilitan na lang silang umoo o kaya napapapayag na lang sila, hindi sila makapalag. Kaya dun nag-uumpisa yung nagiging under sila. Pinag-uusapan namin ni mister kanina, kaya daw pala minsan ang mga husbands ay umoo na lang or hindi pumapalag is that ayaw nila ng gulo. According to mister, ayaw daw nilang mga lalaki na nauubos yung energy nila sa gulo, sa pakikipagtalo, pakikipag-away kay misis, eh si misis pa naman minsan machine gun ang bibig. Ayun, so umiiwas nila sa gulo po, umoo na lang, na-under. Kahit na masakit sa loob nila. Hindi bagong issue yan. It's a common issue for marriage dito sa Philippines and even sa ibang bansa. Na minsan, yung pagiging under ng mga mister, sometimes natutuwa pa yung mga misi. Sometimes, wives think that they get glory from taking the authority out of the men. And sometimes, women think na, ay kasi ang ganda-ganda ko, ang powerful ko, kaya yung mister ko under sa akin. And yun pala, it's sad daw pala. Ako natuto ako dyan na kasi dati may instances din ako, even before we got married, may instances ako na mas dominating ako. Sorry!
Hindi, I have to be honest, may instances na mas dominating ako na napipilitan lang siya. Tapos umuoo na lang, hindi na lang makapalag kasi ayaw nga na lang gulo. And then sometimes, naabuso ko yun bilang babae. Hindi ko gustong makerry yun sa marriage. Kaya nagkaroon kami ng mga marriage counseling bago kami ikasal, no? Natutunan namin na according to the Bible, which is the Word of God, sa Ephesians chapter 5, ang sabi pala dun sa marriage is that wives, submit to your husbands. Ang ibig sabihin pala nun, ang leadership pala ay na kay Mister. Okay? God appointed them to be leaders of the household. Oh, giting-giti si Mister, oh. Tuwa-tuwa. So, wives should submit daw pala to the husbands. Pero that doesn't mean wala na tayong boses. We can still say our side. We can still say our opinion. Pwede pa rin naman tayong mag-disagree kung di tayo sang-ayon sa ibang bagay. Pero, ultimately, we will still respect the authority of the husband. Kaya pala, hindi daw pala healthy ang pagiging under ni Mister. Kasi daw pala, okay, ayaw nila ng gulo. Iniiwasan ng gulo kaya si Mister umuoo na lang kay Mrs. na under na. Pero daw pala, in the long run, it's gonna be unhealthy. Pag naipon yung sakit ng loob ni Mister, sasabog yan. Explode. Daw pala of a man is trust. They need women, especially they need their wife to trust their leadership. Pag hindi sila nare-respeto sa leadership na yon, it hurts their ego. And when it hurts their ego, may tendency na magiging passive na lang sila. Hindi na sila mag-lead. At ang delikado nun, kasi pag tumagal yon, ang magiging pagod, si Mrs., si Mister, nawawalan din ng gana to lead and work for the good of the marriage. So, hindi healthy yun. Another tendency is, pagka hindi na-feel ni Mister yung respect and submission from the wife, possible, hanapin na yan sa iba. And it's very dangerous. Pwedeng pagbulan yan ng unfaithfulness. Diba? Nasasira ang marriage, humahanap ng ibang babae. But I'm not saying it's a license for the men na gawin yun. Mali pa rin ang unfaithfulness. Pero women, we should also do our part. Sometimes, sabi nga sa kasabihan, women want to be treated like the queen. But the question is, are we treating our husbands as king? Oh, diba? Special din dapat turing natin sa kanila. Let's respect their leadership. Nakakaganda ang submissive. No, why? Nakakaganda daw ang pagiging submissive ng babae. Totoo kaya? Char. Okay. Ayun, so yun yung natutunan namin. But also, for the side of men, just because kayo yung binigyan ni God ng authority to lead the marriage, hindi naman lisensya yun para magluko kayo. Ah, ako ang leader kasi akong lalaki yung gusto ko masusunod palagi. Hindi daw yun kasi according pa rin sa Ephesians chapter 5, sabi din, husbands, love your wives. So, ibig sabihin, kahit na kayo yung appointed leader, we hope also na you won't abuse your leadership. Kasi pag hindi ninyo ina-abuse yung leadership ninyo, mas ganado din ang wives na mag-submit sa inyo kasi they feel they are taken good care of. Yun. So, two-way yan. Wives, submit to your husbands, and husbands, love your wives. Yan. Napakaganda ng word ni Lord. So, practical. Okay, so sa mga women, yes, may women empowerment pa rin. But that does not give us a license na i-under si Mister. And to the men, yes, you are given the authority to lead, but that is not a license to abuse your wives. Hey! Shoutout nga pala sa mag-asawang si Lynn and Lyndon Galyanga rin dyan sa Makari. Hello! At saka kay Avriel Serrano ng Bayumbong. Ay, naku, pamangkin ko yan. Guwapong ubing, guwapong bata yan. At saka sa aming ninong and ninang, Pastor King Reyes and Mrs.
Nika Reyes. Yan, mga nag-marriage counseling sa amin before. Sana nagustuhan nyo yung mga videos namin. Comment down below kung ano mga reactions ninyo. And you can also comment down kung ano ang suggestions ninyo ng mga marriage issues na gusto nyong pag-usapan natin sa ating mga next videos. Yes, and subscribe and hit that notification bell. Come on! Bye, teammates! Bye.